issue sa unang ano, ng red. Kasi sabi nga, kapag daw Valentine's, dama, naka-red ka. Tama ba? Yes! Kasi pag daw ikaw ay naka-red, ay may nagmamahal. Tama ba? Yes. Tama ba? Sister Sophie, nakamarun ka ngayon eh. Okay, dalawa, nagmamahal sa'yo. Tama? Okay, ngayon, happy ba kayo lahat? Ito, ma'am, sa inyo bang pinaghandaan yung pagpunta dito kasi kulay na kulay yung hair niya? Ha? Dati na may kulay. Dati na may kulay. Okay yung mga nasa likod. Okay ba kayo dyan? Yes! Tayo ngayon, kaway-kaway ng part na to! Okay! Okay na lang. Makituway lang, ha? Makipalakpak pag nagpapalak ka man. Tama? Ang palakpak na nandito sa kamila. Tama? Yes! Okay! So ngayon, happy ba kayo? Yes! Good morning sa inyo! Good morning! Yes, dito sa airport, nandito tayo dapat na happy! So kayo ngayon, kala nyo ha, hindi kayo ha, ang dami nyo ngayon. Okay! Excited ba kayo? Yes! Yun na sa likod, parang hindi yata excited, sir. Are you excited? Eh, sigaw mo! Excited mo! Nandiyakan mo! Bigyan nandiyakan mo! Yeah! Okay, ikaw, sir! Mukhang may i-deliver pa tayo ngayon. Ha? Ano ba ito? Nag-deliver pa tayo? Tama na, ha? Mag-deliver ng alkalizing, tama ko ba? Opo. Start. Gusto ko?
Hindi ka nahagip ng ano ng camera. Oo. Nagagalingan ba kayo ni Marivic? Yes! Grabe, di ba yung energy ni Miss Marivic? Yes! Di ba? Gusto niyo bang makita siyang sumayaw? Yes! Alam mo, friends, kasi ganito yun, di ba, nawala ang ABS-CBN 2, no? Nag-offer sa akin ang ABS-CBN, pero hindi ko tinanggap. dahil kay M4, yes. Yun, mas andito yung puso niya. Diba? Oo. Alright. So, sige po. Upo na tayo ngayon. Kalma muna. Kalma. Yan. Kalma. And today is Saturday. Siyempre, bukod sa mga studio live audiences natin, meron din tayo na nasa Zoom ngayon. Hi! Good morning, everyone. Welcome to our welcome day. For everyone to know, pag sinabi kong welcome day, this is the day where we welcome yung lahat ng mga miyembro natin. Itong araw na to, hindi kami ang bida. Kasi kayo ang bida ngayong araw na to. Tama, yes. Marivic? Last month. Oo, parang studio lang. Yes, okay. Diba? Nakantis ako kayo. Eh, sino ka? ako si, sino bang ano? Yung mga interview, ano? Sino ba kitaan? Tony Gonzaga. Tony Gonzaga. Ako, Tony Palibon. Eh, si Marivic, sino siya? Sino ako? Inday Balida. Sino? Small Laude. Small Laude. Oh, wow. Nagsasabi talaga ka naman. Akala ko Big Laude. Yes. Actually, no, para talaga siya si Small Loud. Kinala niyo yun? Yes. I'm no bashing. Yes. Tama. Yung energy. Oo. Oh. Eh, pre, sabi na, ang galing ko sa ano, sa galing sa baba, ang dami ko nagawa ang premyo. Yes. Sino ka nagawa ng premyo kanina? Di ba? Yes. Ay, lahat kayo, nag-ano, naglaro? Yes. Oo, pag mga ganyan, join lang. Kasi for fun. Yes. Di ba? Itong araw na to, kaya tinawag nga natin ang welcome day, Marivic, is basically this day is for the new members. Okay, yung mga 60-day-old, parang sisiyum lang, ano? Kasi, yes, di ba? Ito nga kanina, pinatayo ko kung sino yung ating mga guests. Ang gagawin natin, Marivic, papatayuin natin yung mga baguhan. Okay, tapos sasabihin nila kung kailan sila nag-join at kung anong package ang binili nila. Ah, okay. Ayan. So ready na ba yung extra microphone natin dyan? Oo. Sige po. Alam nyo na kung sino kayo. Maaari po ba namin i-request yung mga bagong member natin? Okay, yung ayan, mga yung bago. Isang buwan pa lang, isang buwan. Ayan. 1 to 2 months. Ayan, 2 months. So, makabana ko lang ang dalawa. Makabana ko lang po. Isa rin po sa mundo. Nakakala ko lang kayo. Oh, tayo na po. Ito na ano. Ito less than 2 pa lamang. Yan. Dito isa lang? Isa lang? Less than 2 pa lamang. O ikaw, kung mix ka pa lang. Pumayo pa. Kala mo, di ko alam. Yun na lang bago po. Yun na lang bago. Wala naman siguro 1 year na bago, ano? Ah? Yan! Okay, dito. Tanong ko kayo. Ano yung nabago? Ano? Ang dami dyan! Pwede ba tumayo yung kahit mga lalga? Yung ngayon na po naka-attend ng welcome day. Yung ngayon na naka-attend. Nung wala last month, yung wala hindi umakyat kayo. First time? Oo. Yan! First time! Sige, tayo po. Tayo. Yung ngayon na naka-attend ng welcome day. Talay, buti na lang kayo ng ating group. Umatay last month, umatay kayo? Ay, hindi! Tayo ko lang, tayo ka! Tayo ko lang! Ako pinagbunan ko. Oo! Tayo ko, sir, ikaw wala na? Sir, tayo po. Kayo ni Pamela yung dama kaya, kayo yung mayo. Sige. Ang sasabihin na naman po
pangalan, taga saan, at saka anong package yung kinuha. Oo, taga-taga. Yan, sige ma, mami. Snap po sa inyo, mami. Ay, by the way, ganito ha, kailangan may participation. Sasabihin ni... Hello? Okay, sasabihin nila yung pangalan. Example, sasabihin ko, hi, ako po si Cheryl. Si Cheryl, anong sasagot nyo? Hi, Cheryl! Yan. Para matatandaan natin yung mga pangalan nila. Sige, mami, ikaw mag-uumpisa po. Start po sa inyo. Ako nga pala si Teresita Vargas. Oh. Hi! Taga saan po kayo? 07 Sambong Street, Mr. Sige, sir. Sir, pwede mo tanggalin yung mask mo para makita lang yung... Ayan! Bogi pala! Sabi ng nanay niya. Sige, sir. Ano pong pangalan ninyo? Ronnie Barang po. Hi! Ayun. Taga saan po kayo? Antipolo. Antipolo. Ano pong package ang ginuha nyo? Hyper package. Hyper package. Kailan po kayo nag-join? June. Ah, pero first time nyo ngayon. Yun. Welcome. Parang pangan nyo naman. Welcome. Hello po. Ako po si Julian Colleen Barker. Ulit. Ano pangalan? Julian Colleen Barker. Julian. Okay. Hi, Julian! Taga saan? Taga Navaleta, Cavite po. Anong package ang kinuha? Bali, last year pa po ako member in international account. Wow! Ito sa second account! Nice! First time lang sa welcome day. Ayun! Welcome! Oo, si ate na. Ako pala si Shena Sogano. Hi, Shena! Ang taga-Makati po ako. So, ginawa kong package is mini. Mini? Yun. Tatlo na mini. Oh, Ayun. Sige, next. Sinasabi ko. Ito. Ito parang ano, batang 60s. Oh. Oh, yung big. Hello. Hi. Hello. I'm Crystal Rojas. I'm from Masiguran, Aurora. And ang inabili na package is Hyper Package. Yun. Yes. Alright. Dito naman ako sa kabila. So, mas marami. May microphone. Yan. Ate, ikaw muna. Hello po, good afternoon. Ako po si Jen Kechalian. Hi po! Okay. Pag-ulit, ang pangalan? Jen po. Jen po. Ano sagot po? Hi, Jen! Invited po ni Miss Connie Hyper Package po. Ayan. Salamat po. Pakipasa yung ano. Welcome. Hi po. Ako po si Susan. Taga Rodriguez Rizal. Pag-ulit. Sino po kayo? Susan po. Hi, Susan! Rodriguez Rizal. Anong package po? Mini po. Mini! Yun, ma'am. Hello, good afternoon. Ako pala si Michelle Garciano. Hi, Michelle! Ina Rodriguez, Hyper. Hyper! Next po. Ayan. Ganda ng ngiti mo, ma'am. Hi, good morning, everyone. I'm Lisa Fernandez from... Hi, Lisa! Montel Clan. Ano yun? Yun, pasa natin. Salamat po, ma'am. Welcome to EMCOR. Hi, good morning. I am Miss Raquel. Hi, Raquel. From Las Piñas. Hyper package po. Hyper. Si ate naman. At si Marian na ano kayo, may nunat. Morning po. Good morning. Susan. Hi, Susan. Hyper package.
kayo, ma'am? Quezon City. Sige, okay. Let's pass the microphone. Good morning po. Ang ako po, taga Valenzuela City. Ang pangalan po, Obita Alos. Ang hyper package po. Iyo. Pakibasa, ma'am. Hello, good afternoon. Hello ka din. Parang galit eh. Ginagaya ng kataman. Ang loyo. Para malayo, ah. Taka, pangalan po? Si Edelberta po. Ayun, hi Edelberta. Hyper package. Hyper package. Ako po si Angelina Ortega. Hi, Angelina! Malabon, ang nakuha ko po ay hyper package. Iyon! Hi, ako po si Iris. Hi, Iris! Oh. Ako po ay dalawang hyper isang mini. Wow! Dalawang hyper isang mini. Good morning po. Good morning. Ako po si Elnora Toma. Kuya po, under po ni Ma'am Maya at saka ni Ma'am Glenda at saka ni Ma'am Ruby. Isang po package po kasama ni Mr. Wow! Po. Wow! Ay, wow! Hindi isa, hindi tatlo, hindi ito. Sampo! Kasama asawa niya. Pero yung asawa po, isa lang. Klaro lang po. Yes, ma'am. Hi, good morning po. Ako si Lydia Victoria, taga-Arcona. Hi, Lydia! Ang ano ko lang, mini package. A mini package. A mini package. Ano ko lang, Monday lang. Ako, Monday lang. Ayun. Pakipasa po yung mic. Salamat po. Hi, good... Hi! Okay ka naman? Hi, good morning. I'm Janet. Hi, Janet. From Burgos, Pangasinan. Hypertension po yung magulang package. Ano yan? Parang ibig sa pintuan. Ano ba yun? Isang ilaseng kanina. Ay, isang madras. Hindi ba gutom na? Gutom na ba kayo? Ha? Gutom na? Okay. Ha? Hindi. Sa mga gutom po, lilipas din yan. Taste lang. Okay, huwag ka na lang kasi kinainienda naman tayo, di ba? Nagdala ba kayo ng food for two? Sino nagdala? Sino may dala? Sino? Akin lang dala. Ayun, salamat po. Salamat. Ano presyo yung walang dala? Yung walang dala po, pwede naman po kayong kumain. Okay. Ganun pa rin eh. Ah, may magagaw ah. Kung di bantayan, di ba makagagay mo kunin mo. Baka yung hindi nagdala, yung papinakamaraming kunin, di ba? Naku na sa pida. Kaya na malupit ka mo. Okay, sige. Let's start. Diba? Eto na, syempre ang unang announcement natin before we get to the main event is meron tayong few announcements for everyone. Syempre, we would like to congratulate all the winners for our Lose to Win Season 2. Palakpakan nyo naman! Yan, nakakatayo ba kung magkano ang kanilang mga napananunan? Ay, yung ating top 1 ay wala dito, so it will, the prizes will be received by their sponsor or their upline. So, we would like to congratulate our top 3. Eto, para dun sa hindi nakakaalam, ayan po, meron tayo dyan tarpaulin. Yung Lose to Win, pwede kang sumali dyan. Any members can join. Simple lang, bibili ka lang ng keto beverages natin at papatunayan mo sa sarili mo na nakakapayat siya talaga. Okay, at kung sino ang pinakamalaking timbang na nawala in just 4 weeks, siya ang mananalo. Okay, so ang top 3 natin, in 4 weeks time, nabawasan siya ng 9 kilograms. Wow! Okay, 9 kilograms. Congratulations to our top 3 Lose to Win winner, Janet Basco. Yes, Miss Janet Basco, congratulations!
products. Okay? So, top 3 natin, 5,000 pesos. Wow! At, magkano yung worth of products na to? Isang damukal. Ilan yung mga? 2, 4, 6, 8, 12. 12 to. Ano ba? 2, 4, 5. At then, 10 times? 7. Okay. 7,700 worth of products. Plus, 5,000 pesos. Yan. Halika, ate. Ay, magpipicture tayo. Oo. Okay. Ayaw ko pala parang naiipit kanina. Alam mo ba na ikaw ang panalo? Ay, hindi mo alam? Oo, oh, pa-interview naman ate, Lika. Oo. Yan. Doon pa po, titingnan kasi live via satellite tayo eh. Ano naging paborito mo sa ano keto life natin? Yung choco or yung coffee? Both. Both. Na-try mo ba yung ano, yung kinakombine? Hindi po. Kasi yung... access ko lang yung tatlo. Para sure. Totoo naman. Ano naging pakiramdam mo nung nabawasan ka ng 9 kilo? Siyempre, kumano ba? Talaga? Kumano ba? Oo, kumano ba? Sige lang. Siyempre, susuportahan niya. Siyempre, Emporiang ka eh. Talakahan, di ba? Support tayo. Very supportive akong upline eh. Oo. Pero ano yung pakiramdam mo na ano, sa pangangatawan mo nung nag-upisa ka ng mag-lose ng weight? Siyempre ma'am, itong suit ko, extra small. Oh, extra small. Dati, ano suit mo? Extra large. Double XL. Ah, talaga, double XL. Oh, actually, papakita namin yung before and after nila kung lalabas tayo ng material. Oo, nakatumpis sila. Nakatumpis ka na naman. Nakatumpis chicken. Ano ka ba? Alright, sige, congratulations. Okay, thank you. Yan. Actually, ito. Remember, bukas lang po walang laman. Props lang ito for the purpose of picture. You check it on and sa counter. Magpipicture lang tayo. May cash. Pwede mo ipain cash. Bakit pa ako ba ako? Oo, kaya. Huli mo sa bangko. Okay, M4. Yes, yung third, 9 kilograms. Ito naman, 9.5 kilograms. Wow. Hindi pa mag-diet. Actually, may mga nag-tie. Kung para lang sa kaalaman ninyo. Okay, may mga nag-tie, apat. After 1 week, pinaweigh ulit natin. Sabi ko, malalaman natin ba yun? Kung sino yung napariwara ang buhay after ng timbangan. Diba? Na nagpanggap lang para lang sa... Ano, sa... ano tawag dito? Sa premyo. Oo. So, congratulations! Magkano ang cash ating tapo? Ito. 10,000 pesos! Wow! With products yun, Presa. And with products pa yun, na worth? Ano sinabi ko kanina? 7,000 pesos plus. Diba? Congratulations! Michelle Garcia! Very good. Galing. Yeah! Wow! Yeah! Ang galing. Yeah. Ano pakiramdam mo? Ano pakiramdam? Ikaw na mag-interview. Ang tanong ko lang sa kanya, no? Nabawasan ka 9.5 in 4 weeks, tama? Yes. Okay. So ngayon, pag-ising mo, yun agad yung coffee mo. Yes po. Ah, hindi ka na nag-aalusal. Then, replacement mo on. Sa lunch, hindi na rin po. Ang gano'n na rin. Okay na. Okay po, ka lang ba? Okay ka lang. Ibaba mo na natin to. Yan. Araw yung interview pa. Sige. So, lunch, gano'n din. Di ba, bakit ka emotional? Oo. First time mo. First time na? First time na. Sige, iingat mo yan. Yan ang napala mo ngayon. Ang pagkakasalita, nagbibigay ka naman. Ang pagkakasalita, nagbibigay ka naman. Ang pagkakasalita, nagbibigay ka naman.
So, nung nag-join ka, nag-join ka ba nung ano, nung season 1? Hindi po, husband ko lang po. Ah, husband ko. Nagbaba ba siya ng timbang? Nagbaba, pero nag-back out po. Ah, bakit siya nag-back out? Ay, hindi siya nag-lose. Pero di ba na parang dahil may session ako, na kumatay na kayo na minsan pwede hindi ka mag-lose. Okay, pero pakiramdaman mo yung sarili mo. Kasi it's not just always about the weight. Pero yung pakiramdam mo yung dati-dati, masasakit yung mga kasukasuhan mo, anong notice mo, pag nag-reward ka, when you are already into keto, yun, unti-unti, mawala yun na. Okay. Ikaw ba, sis, ano, may mga problems ka ba na nawala? Kanyari, sumasakit yung buhok mo, ganyan. Mataas si sugar. Wala naman. Wala naman. Wala, bakit nag-join? Parang ano ko lang, ay, best. Ang pakiramdam mo ngayon? Ang gaano ko, parang ang sarap na, parang gusto ko palagi mo, yung palagi na sa labas, parang mag-aaral. Ah, talaga. Ano ang baseline mo dati? 29. 10 ngayon? 30. Actually, mas maganda na gawin mo na siyang lifestyle. Kahit walang program na ganyan, maglo-low carb na tayo kasi yun ang nagpapahaba ng buhay. Magaan sa katawan. Okay, after nito, approach ko lang si Miss, ano, Miss Rhea, di ba, for your check. Congratulations, dear. So, it's time. Hindi, di ba? So, totoo yung prata. Correct. Oo. Okay, congratulations! Top 1 or first place winner goes to Ian Lawrence Lupato. Congratulations! Ayan, Ayan. Kanino daw na si Ian? Lawrence. Ian Lawrence Lupato. Akay Loli! So, Loli, kung nasa kataan, alam ko, masaya ko naman. Nasa Baguio si Loli, eh. Ah. Yeah. So, palakpakan naman natin. 20,000 pesos. Worth of product. Grabe. Then, nakapasan pa ng 12 kilograms. Oo. And because of that, meron tayo panibagong ano. Alam niyo, yung produkto natin na Keto Life, sa totoo lang, dapat ipaglabad mo, ipagpitpitan mo ng kahit anong gusto mong ipapitpit. Kasi yan lang ang made in the Philippines na keto product na legit. Meaning, 100% talagang keto yung nasa loob. Kasi yung iba, wala. Nakalagay lang, keto, tapos ang mga ingredients sila, sugar-free lang. Remember, keto is not just about sugar-free. Okay? It is about high good fat. Yun talagang keto. Okay? Or zero sugar. Hindi porket zero sugar, automatic keto. Kailangan high fat. Okay? Yes. At eto pa, at dahil kailangan natin ma-promote, kasi sayang naman tong produkto na to, may merkado ang keto or low carb. Okay? Pag nag-check ka sa Facebook, maraming mga pages na about keto, intermittent fasting, low carb, sumali ka doon. Kasi yung mga tao na nandoon, naghahanap sila ng mga tamang produkto. Yung mga tamang produkto na nasa Pilipinas, 99.99% imported. So, ang mahal. Nasaan yung one? Yung one, nasa M-Corp. Wow! Parang pamatay natin. Kaya kailangan ipakilala natin sa merkado. Dahil kahit anong ganda ng produkto, pag hindi kilala, nawawala yung pagiging, hindi makarating yung effectiveness ng product. So, ano gagawin natin? Ito. Wow! Press na mo. Kaya.
from March 1 to 7, pwede kang mag-submit ng entry mo. Ano to? It's a TikTok challenge promo. Wow! So, anyone can join. Okay? Eto yan. Create a TikTok video with Keto Life product. So, bahala ka. Choco, coffee, within 15 seconds. Okay? Tapos, yung na-create mo, ipapasa mo yung link ng TikTok mo sa customer service. So, i-calculate namin yun, tapos mamimili kami ng mga magagandang entries. Ah, okay. Okay? Wow! Oo. Sisikat ka ba? Correct! Wow, correct. So, Enterprise, I think from March 1 to 7. Ang submission ng entry. Yes. Tapos, on the 10th, tama ba? Malalaman na yung winner. Okay, imagine eh, di ba, sino nag-TikTok? Sino may TikTok account? Ayan. Oh, yung walang TikTok account, maganda, mag-TikTok ka na din. Kasi yan na ngayon ang uso. Para makilala yung negosyo mo, kailangan gumamit ka ng TikTok. Kung sino, eto na. Mapa-impress, may tatlong, magkano ang premyo? May tatlong mananalo. Okay, third, second place. Okay, ang third place, mananalo siya ng 3,000 pesos worth of products plus 1,000 pesos cash. Okay, TikTok pa lang, di ba? Pasok yung entry, meron pa ng nanalo ka na. Correct? Second placer, 2,000 pesos plus 3,000 worth of products, and the grand winner will be 3,000 pesos plus 3,000 pesos worth of products. Wow! Panalo ba? TikTok challenge. Imagine, if everyone is magkakaroon ng entry, sigurado ako, by March, kilala na yung produkto mo. Magte-trending siya. Sino makikinabang? Hulaan nyo. Tayo. Correct. Kayo rin ang makikinabang yan. 15 seconds, ha? Okay? And another announcement. Okay. Sino dito ang nag-Alka White? Alka White. Sino okay. Magamit ng Alka White? Taas? Alka White. Hindi niya na-edit. Okay. Meron tayong payday promo sa katapusan ng buwan, Feb 28. Okay? That is payday. Sweldo, tama? Buy 2, take 1. Wow! Okay? Pilihan dalawa, yung isa, libre na. Okay, so nakalibre ka na 1,100 pesos worth of product. Diba? Nakapipid ka ng 1,100. Ayaw nyo ba? Huwag na lang, i-cancel ko na lang. Parang hindi naman kayo masaya. Sino ba kayo sa Agaway? Ano ayaw nyo naman? May nangyong ito ka sa Agaway? Yes. Kasi itong, kumuha siya ng Agaway, kumuha siya ng Agaway, o nga, parang mailan. Yung may, ano, may sugat, at saka yung parang nagpa-violent na yung legs. Kasi mataas ang sugar. Nag-take siya ng ating Agaway, nawala talaga yung sugat niya. Di ba pagka mataas ang sugar, hindi basta gumagaling yung sugat? Yes! Agaway, vitamin C din, sinamahan niya ng Agaway. Pati yung nagbabiolet niyang legs ngayon, kaya yung nagbabiolet, nawawala na ng blood circulation. Yes. Sobrang ganda ng ating Agaway. At syempre, itong pamaganda. Yung iba na punako na kahit gusto nilang magbigay ng flyers, parang matinitipid din yung flyers, tama ba? Okay, para matulungan kayo ng company na makapagpamigay kayo ng flyers, magkano ba kayo ng flyers, Roel? So, 100 pesos, ilang pieces? 30 pieces. 30? Okay, example, Alkalaisi. Okay? Starting today, yung 100 pesos mo, 100 flyers na rin. Wow! Okay? Ano yan? For the whole month of March, starting today. Okay. Okay? So, mabigay ka na ng mabigay. Okay? Lahat ng product, huwag ka na manginayan. Even keto. Yung keto kasi natin, parang 10, di ba? 100 for 10 pieces. Ngayon, pag bumili ka, 100 pesos, 30 pieces na. Okay? Yung keto flyers mo, para makapamigay ka talaga. And, eto na. Okay. Sino dito ang ano, ang merong memes? Memes? No. Sa hindi mo nakakaalam, meron ba tayong sample? Wala pa lang memes. Oh, wala. Example ba ng memes? Sa CS, may akong memes.
MIMS. Francisco, ang MIMS, yan ang Bible ng mga doktor. Okay, yan ang reference nila para malaman nila kung yung produkto, okay, or yung gamot na irereseta is effective and safe. Okay, so ito yan, libro siya. Now, hindi lahat ng produkto ng network marketing ay nandito. Okay, and did you know, ang mga products ni M-Corp ay nasa loob ng MIMS. Wow, palapak naman! So, anong value nun? This is a very, very, very powerful tool, Maribik. Yes, yes. Kasi ang tao, sasabihin mo sa kanila, ito, ang ganda, ganyan, ganito, ganun, effective. Tama, yun ang pinakwento natin, correct? Okay? Pero minsan, hindi ka pa rin pinapaniwalaan. Tama ba? Ito lang ang katapat. Okay, kailangan meron ka nito pag nakikipag-usap ka sa tao. Okay, yes, alam mo kung anong page, no? Parang sasabihin sa kanya, ayaw mo sa akin maniwala, okay lang. Pero alam mo, dapat maniwala ka dito sa MIMS. Kasi lahat ng doktor sa buong mundo, mundo ha, hindi lang Pilipinas. It so happened, itong MIMS, pang-Philippine version. Lahat ng doktor sa buong mundo, mandatory, may MIMS sila. Lahat ng pharmacy, mandatory, may MIMS sila kasi drug reference nila to. Okay? Andito yung mga products. So sa tingin mo, dapat ba meron ka nito? Yes! Yes! Kasi parang wala nang sabi-sabi. Sasabi mo, oh eto, huwag mo akong paniwalahan, di ako doktor. Eto, lahat ng doktor sa buong mundo meron nito. Nandito yung products namin. Basa, pakita mo na kaagad yung page. May good news ako sa inyo. Okay? Sa lahat ng kukuha ng Hyper Package, Hyper, alam niyo yun, di ba? They can avail the MIMS at 50% off. Wow! Ibang mas 500 yan? 500 yun. So, 250 na lang. 250 na lang. Para mag-equip ka. Di ba? Kasi parang yun eh, ang negosyo, parang pupunta ka sa gera. Hindi pwede wala kang bala. Tama ba? Bala mo to eh. Correct? Okay. Now, eto pa. Gusto mo ba ng another good news? Yes, yes! Sa mga Stakis. Alam niyo ba yung Stakis? Magkano? 80,000. Anong advantage pag Stakis ka? May 3% ka, pwede kang kumita ng 3% sa lahat ng mga miyembro or dealer ng kumpanya na sa'yo bibili. Kahit wow. Hindi mo kagrupo, pag sa'yo bumili, may 3% ka. Okay, press talong natin. May mga Stakis pang narito kayo. Meron bang Stakis? Pakitaas ka ng Stakis? Meron? Oh, ayan. Anak pa kayo. Angat po natin. Now, sa lahat na mag-i-stockies, okay, starting now, lahat po kayo may libreng MIMS. Wow! Okay? And there's more. Okay, are you aware na kapag nakapag-sponsor ka ng stockies, sino dito ang ano, ang ma'am, sabi ko, sampu? Sino yung nakasampung ano? Ay, ikaw ma'am, ano, sampu? Okay. Ano yun? Tiki 18,000? Yes. Oh, 180,000 yun. Tama? Are you aware na ang Stakis is, ang worth of products and packages is worth 80,000 pesos? Okay? May 80,000 ka na inventory na pwede mo rin maibenta sa kapwa mo dealer kasi pwedeng maintenance nila. Di ba meron tayong maintenance? Sa'yo na ngayon bibili. Okay? Now, bakit mo ibebenta yung Stakis ano, a package? Number one, may kita ka 3%. Number two, may kita ka sa hindi mo network, basta sa'yo bumili. Number three, kaya mo siya ibebenta, every time makakabenta ka ng Stakis, ang direct referral or finder's fee is 20,000 pesos. Wow! So, kung gusto mong kumita ng 100 sa isang buwan, simple lang ang gagawin mo. One Stakis kada linggo, may 100 ka na. Pwede mo sa akin sabihin, eh hindi po, 80,000 lang yun eh. Kasi yung 20,000, nandun ang kinumpit ko na yung bangga-bangga. Diba? Merong pairing. Tama? Yung binary natin. Now, dati, kapag nag-stockist ka, mag-apply ka ng stockist, may pipirmahan. Tama? Okay, pagka-pirma mo, babayad mo yung, halimbawa, si Applied Marimbing. Ako yung downline niya or prospect niya. Nag-member ako, tapos nag-upgrade ako na maging Stakis. Punta ako ng cashier, or punta ako sa center, kasi pwede sa center, bayad ako ng 80,000 kay center, bigay niya sa akin yung package.
excuse me, si Center, ipapasa yung papel dito sa ano, sa office, di ba? Tapos si Miss Maribit, after 30 days, sa kanya marireceive yung 20,000. Tama? Okay, gusto niyo makarinig ng good news? Yes! Okay, anong araw ngayon? Saturday! Saturday! Nag-stockist ako ngayong araw na to. Ang upline ko, si Miss Maribit, direct niya ako. Saturday ngayon. Tama? Yes, Saturday. Pagkabayad ko sa sa center or sa dito sa cashier, tapos in-encode ako, in-upgrade ako as a stockist, magre-reflect na sa dashboard na may 20,000 pesos. Wow! Sa Friday, pay out mo na. Wow! Maulitin ko para hindi nyo naiintindihan. Na-expect. Dati, pag may nag-stockies, downline mo, nag-stockies, di ba magkano ang pwede mong kitain? 20,000. After 30 days, saka lalabas yung cheque mo. Ah. Ngayon, hindi na. Para na siyang direct referral. Okay? Pagpasok sa cut-off, i-click mo na, Friday, pera mo na siya. Wow! Yun, naiintindihan na po, malakpak na eh. So, ibig sabihin, pwede ka talagang kumita ng 20,000 pesos per week. Ano lang ang gagawin mo? Ilang stockies ang hahanapin mo? Isa lang? Isa. Isa kada linggo, may 20 mil ka. Correct? Na, eto pa maganda. Kapag nagawa mo yan in 30 days, okay, in 30 days, nakahanap ka ng apat na stockies direct mo. Bukod sa 3 to 20,000 pesos cash, na pag tinotal mo 80, meron ka pang plus 20,000 pesos worth of products. Ilang ka 100? Yes, yes. Hindi, iba pa yun. Iba pa. Magiging 120 na. Kasi pag kinompute mo, wala, hindi ko pa doon binabangit yung bangga. Wala pang binary. Gets? Yes. O, eto ba? Anong kukunin yan? Hyper yan eh. E di magkano yung bangga? 3,000. Oh. Tama or tama? Tama. Masaya ka ba doon? Yes! Pwede? Yes. 20,000 magpapakanggo natin, magparami tayo ng stockies nationwide. Yeah! Okay? Yan ang goal. Para kumita ka ng malaki. Okay? Kaya yung sinasabi, gusto ko kumita ng extra 20,000 part-time sa isang buwan. So, ibig sabihin, kahit makahanap ka lang isang stockies sa isang buwan, tapos na yung sinasabi mong 20,000. Gets? Yes. Okay, bakit mo gagawin ng isang buwan kung pwede naman na every week? Yes. Tama ba? Yun. Alright. Okay, press, meron pa ba? May good news pa ba, press? Siyempre, may another good news. Lastly. Okay, etong ano, etong... okay, sino naka-attend na ng health symposium? Health symposium? Okay, ang health symposium, ang nagkakanda ay yung ating napakagaling na doktora, Doktora Amelia Ubusan. Internist and cardiologist siya from St. Luke's Hospital. Okay? Mas maganda na maka-attend ka. Tapos makapag-hakot ka kasi magkakaroon tayo ng health symposium on March 4. Lagyan mo na sa kalendaryo mo. Saan? Dito sa office at 5 p.m. Simple lang ang gagawin nyo. All you need to do, okay, lahat ng ano natin, lahat ng health symposium natin, may ticket? Wala? Meron. Ito, simple lang. Simple lang gagawin mo. You have two options. Yung isa, kung gusto mo ng dalawang ticket, okay, bili ka lang ng isang box na kahit na anong keto beverage with PBN. Okay, na-attend ka na, napagkakitaan mo pa. So, ibig sabihin, pag isang box, may dalawang ticket ka. Okay, magkano isang box? 770. Pero, pag ang binili mo, keto bundle, magkano yun? 900. May 4 tickets ka. Wow. Okay, so bahala ka na kung anong gusto mo. Isa, may TV din yun. So pinagkakitaan mo din. Okay, so kailan ka pwedeng bumili ng ticket? Monday. Tama? Monday, pwede ka nang bumili. Magpa-reserve. By the way, limited lang yan dahil limited lang ang slots na pwedeng magkasya sa ating studio. Okay, so unahan na lang. Kung ilan lang yung ticket na mabenta na for kung gano'ng kadami, I think ang kaya lang, anong capacity nito? 150? Ha? 150. O, oh, gandun lang. So, 150, kung mara sabihin na natin, keto bundle, can you type?
150 divided by 4. Tama. 37. 38 tickets lang po ang pwede namin maibenta. Okay, 38 bundles lang. So, mag-uunahan na lang po tayo. Okay? So, bakit may ticket? Yung isa, by the way, ang ipapalagay ko dun sa ticket is SRP price. Para pwede mong maibigay sa prospect mo at masabi ko sa kanya, eto, binila ng kita ng ticket, eto yung worth. Okay? Ang magsasalita, pwede ka magtanong, free consultation with the internist and cardiologist doctor natin. So, gamitin nyo yan. It is again an opportunity para mapakilala yung ating mga produkto. So, okay. Natutuwa ba kayo sa mga announcement? Yes! You think you can, ano, tawag ito, you can maximize yung 20,000 pesos every week? Yes! Yes! Yes. Tama ba? Ayaw ko ba ng 20,000? Gusto! And don't worry, yung mga appliance nyo, magagaling magturo yan kung paano kayo makakahanap, okay, ng mga stockies. Sa ganda ng mga produkto natin, talagang bibilihin nila yan. Okay? So, eto na. Dumako na tayo sa pinaka-highlight ng ating araw. Yes. Para tayo makakamerienda na. Eto na ba, Pres, yung usapang may cake? Yes. So, welcome to the second part of this welcome day. This time, papasok na tayo sa ating usapang may cake. Eto yung usapang may cake portion. Ano yung usapang may cake? Usapang may cake started before the pandemic. So, I think that was almost 3 years ago, no? Almost 3 years ago, M4 has its own radio program from Monday to Sunday sa DZXL. Okay, 7 to 8 p.m. Sino yung anchor doon? Ako po. And then, meron pa akong isang co-anchor. So, naririnig yan sa buong Pilipinas kapag radyo. Kapag naman Facebook Live at YouTube, buong mundo ang nakakapanood. So, binabalik natin ngayon through this program, every welcome day, meron tayo mga i-invite, okay, at makikipagkwentuhan tayo na definitely, ang mangyari dito, you will be inspired, okay, and then at the same time, you will also be challenged. So, yes, press and like na like tayo ngayon. Like, walang script, walang kung anuman. Kasi sabi nga nila, kapag buhay mo, hindi mo na kailangan iskripan. Gagawin mo lang ikukwento mo. Okay? Would you want to learn from them? Yes! Okay. So, ladies and gentlemen, okay, mamaya na natin malalaman kung sino talaga sila. Okay, sino na magkukwento? Oo, okay, sa pagpagitan ng mga tanong natin, pagsasabayin na natin sila. Okay, yan. Ladies and gentlemen, ang ating ano, ang natawag ito, star of the show, stars. Of the show, dalawa. Miss Sophia Yao and Gabriel Cabral. Okay, hello. Ayan, sige, tanongin muna natin. Russell, taga saan? Name, full name, taga saan ka, kailan ka nag-join? Good morning po sa lahat. Ako po si Russell Cablao from Quezon City po. Dating taga Malabon po. Dating taga Malabon, ngayon taga QC na. Okay. Nag-join po ako last August 2018 po. 2018? Yes. So, ilang years ka na? Dito? Magpa-5 years. Paano ka nakapag-join? Paano mo nakilala si M-Core? May nag-introduce po sa akin ng product. Yung 24 Alkaline C kasi meron po akong gustong tulungan na friend. Ayun, na may sakit po. So, introduce maganda daw po siya. So, ako naman po, gusto ko makabenta. Tintry ko, binenta ko po doon sa friend ko po. Okay, nag-start ka, hindi personal use, gusto mong benta, yes. Pagkakakitaan. Yes. Okay. Bakit gusto mong benta? Kasi po, sa kwento ko po talaga, gusto ko yung may additional income kasi housewife po ko. Yung asawa ko po ay ano, empleyado po siya. So, empleyado saan? Sa restaurant po. Ano siya doon? Waiter. Siya. Captain Waiter. Waiter ba siya ngayon? Yes. Ano? Flying kiss mo nga? Kasi ako gusto ko po rin na may additional income dahil kinakapos po kami lagi. Okay. Galit ng bahay, may bayad sa tubig, ilaw. Tatlo po yung anak namin. So, ilan taon yung mga anak mo? 16, tapos yung isa 14, tsaka going 8 po yung... Okay. Yung tao na nag-introduce sa'yo dito,
Siyempre, member ni MCOR. Nandito ba siya ngayon? Yes po. Upline, Visha. Sino? Si Visha po. Asan na? Asan? Asan? Ay! Ay, kasala! Ah, okay. Ang press tanong ko lang, ano? Ano nag-start ka? Sabi mo, going to 5 years. Ano na yun? Ano yun? Nag-dire-diretso yun? Nung una po, siyempre, more on direct selling po ako kasi mahilig ako magbenta. May mga direct selling products po kasi ako na ano. So, isa yung analysis na nakatulong din sa income po. Then po ako nag-start. So, dati kasi wala pa akong knowledge about panig, ano si Apple. Kundi alam po magbenta. Ah, magbenta na? Products. Hanggang dumating yung time na yung nabibentahan mo, napagusto na rin na sumali. Tama? Yes po. So, yun. Now, yung katabi mo naman is your upline, di ba? Oh, Sophie, kailangan nag-join? Ako po. Saan taga saan ka? Taga Caloocan City. Nag-start ako dito April 1 ng 2017 pa. 17? So, ilang years na? Going to 6 years. Going 6 years. Okay. Ayos ah. 6 tapos 5. Tama ba? Okay. Kasi ngayon ang sinasabi nyo naka-join sila. Siyempre ako, curious ako. And then yung mga tao dito, curious din. Sino ba kayo? Anong pinagkakaabalahan niyo bago kayo naging distributor ng MCOR? Si Sophie muna. Bali na sa call center ako na naghahanap ng pambayad ng utang ko before kasi nagkaroon ako utang way back 2010. Okay. So doon nag-start na utang. Pero di ba normal naman ang utang Pilipino may utang? Yes. Utang na M ang bilang. So ano yung M? Million. Million. Pero kung nasa call center siya, di ba malaking mga sweldo? Tama? Yun talaga yun. Di, anong nauna? Nag-call center ka o nang-utang ka muna? Nagka-utang ka muna bago ka nag-call center? Yes. Nagka-utang ako. Bali, nagamit ko yung pera, that is way back 2005 pa siya, na nag-start siya, nag-roll lang. Kasi may mga, di ba siya, pero ang background ko is Chinese. May mga friend ako na, sis, meron ako dito 100,000, gamitin mo muna. Pero dahil greedy, alam mo yun, siyempre alam ko kasi pag nangutang sa banko, may collateral, ang dami mo yung kailangan na ipigay. Sabi ko, sige, 100. Magkano interest? Sabi niya, 5 lang. Pero wait, curious ako. Bakit ka nag-interest na umutang? Kasi usually ang umutang may pangangailangan di ba? Yes. May small business ako sa soap business. Ah, sabon. Sabon. So, siyempre, once na, nagtatry akong pag maliit lang ang kapital, konti lang magagawa. Mm-hmm. Sabi ko, why not? Eh, nung time na Chinese na negosyante. As in, nag-explore ako na dapat malaki yung kapital. Tapos lumapit na yung mga kaibigan na, uy, meron ako dito. Sabi ko, baka ito na yung sagot. Mm-hmm. Dahil pinipipray ko pa lang, may kapital. So, nangutang ka para makalago din yung negosyo mo. Yes, okay. Okay, tapos tinubok, may tubo. May tubo. Magkano ng tubo? 5,000. 5,000. So, magkano yung unang inutang? 100. 100,000. Nabayaran mo ba kaagad? Nabayaran ko kasi muna, within 3 months lang, kailangan ibalik. Kukuna yung tatlong check eh, tipong gano'n, nababalik, naroon. Kaya lang, syempre, after ng 3 months, nalapitan na siya. Uy, gusto mo ba ulit? Meron palit ako 100. Kinoon na lang natin. Hanggang sumabot kami ng isang taon, yung 100, umiikot lang. Magkano po, ano ang interest? 5,000 per month. Wow! 16,000. 60% sa isang taon? Ano, nakipress mo? Oo. Natuwa ako. Kung hindi na naman, kung hindi ko napapansin na malaki pala ang 5,000. Yung pangalawang taon, sabi niya, why not gawin mo na lang siyang 300,000, tapos hindi mo na ibabalik yung principal sa akin, interest na lang kukunin ko sa'yo. So, sabi ko, pwede yun ha. Alam mo, parang hindi ko naisip, kasi una, binabalik mo muna pati yung principal eh. Nung huli, tinanggal na niya yung principal, mag-roll na lang yung interest. So, doon ako talaga nalubog dahil... Hindi, paano ka nalubog? Eh, nababayaran mo naman? Nababayaran. Sa una, okay siya. Okay. Kaya lang yung 300,000, after 6 months, bumalik na naman siya. Sis, mayroon pa ako another 200,000 dito. Alam mo yung tipong... Sino na may mapautang? Kasi yung dahan-dahan... Kasi yung magpapautang. Oo, kasi yung dahan-dahan niya ako nilulubog. Hindi ko na malayan. Kasi very tempting yung yung offer, no? Yes. Okay. So, umabot sa total na magkano na? Umabot ng 1M. Yun yung role ng 1M talaga siya. Para okay. Press na patong-patong na yung interest ng inyo. Ah, okay. Yan yung 1M.
na interest per month is 50,000 per month na siya. So, malaking bagay. Kasi kung hindi man mahahabol ng kita this month, next month, meron na naman. Meron pa ako na yung nagbubuhay sa kanya. Okay. Pero sabi ko, hindi siya pwede. Kung ina-add mo pati credit card, total, sum up, is, syempre, dahil may mga network din na lumalapit at the same time that yung mga panahon na... What do you mean network? Na, ibang network. May company. May company na siya na hindi ko nakuha yung produkto. So meaning, tumakbo yung tao na kumuha ng... Kasi nag-join ka lang? Nag-join din ako na... Nag-join ka kasi naghahanap ka ng another pagkakakitaan. Di ba sabi nga kasi before is, you don't put one egg in one basket. Okay. Pwede ka lang dagdagan ng basket or nagdagan ng... Sino dito yung ano? May kakilalang nangupang. Hindi, di ikaw ah. Di ikaw, kakilala mo lang. Kala ko mga kamay. Kala ko yung kamay niya. So makaka-relate kayo? No? Oo. Kala ko pa ng preso, mayat na nagpapautang. Kinulugod pa na siya. Oo. So, ang total, pag binilang mo, umabot ng ilan? Three. 3 million ang utang mo. So, nag-start ko okay. Lang, diba, 2005. So, ano nangyari sa bond business mo? Okay naman siya kasi lahat in 1 year to is hinap down ko talaga. Totally siya. So, hindi okay. Okay, pero... hindi ko kasi alam ano na yung kumikita sa hindi. Kasi ang dami na eh. Diba ang dami ko nang napasukan. So, sabi ko, I need to shut down all para alam ko sino yung kumikita. Tapos, that's the time na kailangan ko lang magtanap ng trabaho kasi nagpapayap na yung ulit ako. Kasi one call na yun, sabi ko kasi yung call center. Kasi hindi ko rin wala nang isang business. Kasi hindi ko rin, alam na, butang na ako that time. Mas ba ko na kayo na ako, kailin mo? Kasi yung mga ito, ang may ito, pero kaya ka sinisingin. Kasi parang tinatakot ka, buko pamilya mo, eh, no? Hindi naman umabas kasi pero tawag ng tawag. So, pati phone ko na... Ano ba yung nakaka-stress ba yun? Hindi ako tumataba dahil sa stress. Kasi pumapayag mag-isa. Oo. Hindi ka makakatulog. Okay. Kasi hindi ka makakatulog doon. Imagine, iisipin mo saan kukuhain ng 3 million. Ang lumalabas is 50 to 80,000 monthly. Tapos pag hindi mo nakayaan, papatong sa principal. Okay. And then, kaya, nagtatak ako sabi, kailangan ko mamili. Ang unang-unang option ko is pagtago. Hindi ko na alam saan kukunin. Kasi kapag na lang nakaigin sa kulitin, matawang na tao. Kumakot ako sa point kasi yung friends na ano yun, na tatapos ako sa ibig ng goal. Sis, pahiram naman nila ng 5,000. Wala ako. Sige na kahit 3,000. Sige na kahit 1,000. Kasi parang, desperate. Oo. Meaning, hindi ko na siya mabalikan. Kasi nga, hindi ko na siya mabalikan. Pero mukha dito nautanan si Sophie ngayon. Okay, so hindi mabalikan. Eh, hindi mo na binabalikan. That's why walang pang-bayad eh. Diba? Pero ano, nililis ako. Kasi hindi ako pwede yung muli sa kanya.
Okay. So, nakita ko si Encore, ano yung nagtulak sa'yo para mag-join? Kasi talaga ko, majority sa inyo may reason po bakit nag-join. Diba? Yung iba, dahil health reasons. Tama? Dahil kaysa naman bilhin ng $7.95, mag-member na lang ako, kahit minimum lang. At least, ano na, makatigil, tita, diba? Yung $7.95 na lang. Kayo, si ano muna, si Sophie. Sa akin kasi, isa lang yung nag-trigger sa akin, sinabi ng friend ko. Ikoto mo na yung malaking package. Tapos sabi niya, kung hindi mo man siya mabenta, ikaw kuminom, 1 year supply mo yan. Ah, yun yung ginagawa sa akin. Sabi ko, okay. Inudol siya. Hindi, pero syempre, after nung, yun na nagsingin sa akin. Okay. Pero maganda, sa loob lang ng 3 araw, sold out. Yung products? Yung products naman. Ano yun? Sige, magkano yung ano? Yung before natuwag 750 na, all 7 na, all alkaline. So, 3 days time, yung package mo na, Eh, si Russell, paano yung ano? Bago po ako nag-member, nag-reseller po muna ako ng offline ko. Kasi sa kanya po kumukuha ng mga direct selling products eh. So sabi niya, oh, mag-reseller ka. Pero nang nag-browse ako sa ano, sabi ko, may membership pala to. Ah, hindi niya sinabi. Nandiyak mo. Tawa. Diba, ang hirap bilang magbenta ng magbenta. Okay. Ang pagbibenta mo through online? Facebook? Oo, Facebook. Pero ako kasi may talaga akong maghanap-hilap ng mga kung ano-ano sa internet. So, doon ko pa nakita may membership. Tapos sabi ko, eh, pwede pa lang mag... Oo, sabi ko, eh, talaga baba para may discount. Hindi, doon ka na sa malaki. Hindi, maliit lang. Beta lang naman eh. Mm-hmm. So, yun po, doon po ako nag-start na mag-ano. Tapos si... Ma'am Sophie, kasi magtatabi lang yung establishment nila. Ano ka dito, ginaganyan niya ako. Tinitraining, magtitrain, sabi, punta ako sa Sunday ni training. Punta ako dun sa center. Asa na, wala nang mga tao. Sabi, hindi, ikaw lang. Tinitraining niya po ako mag-isa. So, eh. So, bakit sa tingin mo ginagawa ni Sophie? Ano yung nakikita niya sa'yo? Eh, nakita niyo po kasi lagi araw-araw, parang lagi akong kukuha ng mga order dun sa kabila. So, yun po, parang na-down niya ako na may potential akong mag-ano. Tsaka may ligaw talaga akong mag-business at gusto ko talagang pumita. Kasi okay. At patsaga po akong pumunta araw-araw kasi kasama ko yung mga anak ko. Ayun, doon po na nagtsaga po siya sa akin. Tapos parang sa unti-unti ka-tsaga ko rin ng ano, pinag-aralan ko yung business. At doon po nakita ko na maganda pala mag-ano. Noong 2019, yung maganda ang mag-ano. Maganda po maganda po pala yung income. Ay, yung income. Pag sineryoso mo siya. Okay. Lalo na pag naintindihan mo na yung system. Okay. So, ibig sabihin, ikaw mismo, nag-decide ka sa sarili mo na aaralin mo siya. Ay, opo. Kasi may ligang mag-aral kayo nung bata pa ko. May ligang mag-aral. Kaya walang bawang mas na gusto ko mag-aral. Okay. Kasipag niya press, no? Oo. Okay. So, nung ano, di ba, na-attend ka na ng training. So, nakita mo na nung attend ka, yes, alin ang mas maganda yung kitaan? Yung nag-i-invite ka or to nag-benta ka? Sa tingin mo? Ano ko na po talagang maganda yung nagbebenta. Pero doon ko na patunayan. Yung benta na ang direct selling, no? Direct. Madali, tama ba? Madali mag-ibenta yung products. Yes. Madali, no?
Yan po. Pero nung pandemic time, kung patunayan, mahirap pala mabenta. Kasi wala nang wala lahat eh, shutdown. So doon po na ano na, ay maganda pa rin mag-network. Kasi ang income mo, kahit na nasa bahay, may pumapasok. Pero may umorder pa rin naman ng products. Kaya sabi ko, puti na lang na naka-encore na ako ng pandemic time. Kaya, kasi kapag nagbebenta-benta ka lang, diba, ikaw lang, nagbebenta-benta ka, kikita ka, tama. Pero kung may network ka, hindi ka na nag-iisa na ginagawa mo. Marami na kayo na sabay-sabay na ginagawa yung ginagawa mo dati. Yes. Diba? Ang tawag doon, leverage, gumagaan yung trabaho mo. Kasi yung maliliit na effort na nasa ilalim mo, na dati ikaw lang, ngayon, pag kinumpute mo yung maliliit na yun, lumalaki siya. Tapos napapakinabangan mo lahat. Tama ba? Yes, no. Compared sa ikaw lang ng ikaw. Nakakapagod po. Totoo yun. Kasi sa direct selling, kikita ka pag nagbenta ka. Pero pag hindi ka na nagbenta, wala ka nakita. Pero pag meron ng organization, hindi ka man magbenta, silang hindi magbenta pero gumamit, may kita ka wala. Meron. Yun yung maganda doon. Okay. So ngayon, malaki na ngayon organization. Opo. Tama? Opo. At isa na siya talaga na kumikita ngayon ng malaki sa'yo. Oo. Oo. So moving forward tayo. Oo. Nung nag-join ka dito, magkano yung ano? Naging madali, bago yung magkano, naging madali ba sa inyo? Eh, Sophie, naging madali ba, mahirap nung ginagawa mo na yung business? Sa akin, hindi ako nahirapan kasi ang tingin ko sa lahat ng tao ay 300. Kasi kapusin, ay, ano yung gipit eh, tama ba? Kasi, hindi ganun eh, 300, ayun yung ganan siya sa isang box ng alkalinesi. Oo. Lahat ng nakikita mong tao, dapat makonvince kita para may pera ako sa'yo. Doon. Yun yung goal ko. Kasi sa isang araw, dapat makasampu ako. Sa tatlong libo sa isang araw. Maganda yung press sa mong... Sa isang araw, 3,000. Tama? Sa 10 araw, 30,000. Sa isang buwan, 90,000. Sa isang taon, 1,000,000. Ah, wow! Correct. Oo. So, iba-iba kasi siya ang nadalian kasi, alam mo bakit, nanomis ko lang, madadalian talaga, desperada kasi siya. Kasi meron siya obligasyon. Yes. Di ba? May naghahabol sa kanya eh. Diba? So, minsan, nakakatulong din yung nasa desperate mood ka. Yes. Di ba? Mode. Nasa desperate mode ka. Na akala mo yung desperation na yun, mako-convert pala into cash. Kasi bakit? Kita mo pag hindi ka desperate, pwedeng hindi ka lumabas. Pwedeng hindi ka mag-alok. Wala ka rin income. Tama ba? So, that being desperate, sometimes, it helps. Okay. Diba? So, wala kang iisip ang time na yun kung hindi mabayaran o yung utang mo. Yes. Kasi yun lang talaga. Galit na galit ako sa taong nagte-text habang nasa kalsada, habang nasa jeep. Oo. Pero yung time na nandun na din na naka-empor na ako, ako na po yun. Pero pres, kung malaman, gano'ng katagal bago nabayaran yung 3 million mong utang? Or nabayaran ba? Oo, nabayaran mo ba? Bayan na. Kung may utang hanggang ngayon? Siya na ang inuutangan mo. Ikaw na may kautang. Ang nakakatawa lang kasi, is yung time na nasa call center ako, syempre kailangan mong gamitin yung skill ko eh. Wala na akong pwedeng hugutan ng paraan. So gamitin ko yung skill. Pag ordinary kasi na call center is nasa 15 to 20,000 lang. 15 to 20,000. Okay. English ng Tagalog. Uh-huh. Kapag may Mandarin ka or may special language ka, average nasa 40,000 ka. Mm-hmm. Pero bakit wala pa yung tax, pag nag-tax, 30,000. Okay. So, iikot ka or nilipat-lipat ka kada taon. Pero mga, ang pinaka-last na price ko sa ano, neto is 60,000. Sa pagiging call center agent. Sa pagiging call center. Oh. Naman, nakalahati ko na yung utang ko that time. So, dahil sa pagiging call center? Yes, kasi hindi talaga ako kumakain. Nagbabakot lang ako. Kung may gimmick or may ano, hindi ka sasama. Pass ako, pass. Kayo na lang. Okay, tawag doon ano, short-term sacrifices. Diba? Kasi yun sabi ko, hindi na ako kasama. Alam nila kasi yung pinagdadaanan. Sabi ko, sige lang, sama ka lang sa akin. Tusok-tusok ka lang ako. Sabi ko, hindi pwede kasi malakas ako kumain. Oo nga, totoo lang. Saksi ako dyan. Yeah, kaya ginagawa ko na lang. Pinupuno ko ng tubig yung aking katawan. Mm. Bali, tubig.
tubig-tubig para lang hindi ko maramdaman yung gutom. No, okay, para hindi gagastos. Oh, hindi gagastos sa bahay na. Hanggang sa nakilala ko si M4, ang laking tulong ni M4 sa akin kasi nung second year ko pa lang kay M4, tapos na po yung utang ko. Wow! Oh, pinagdadaanan mo, tapos parang natanggal yung isang tipak ng bato na nasa dibdib mo, talagang magiging emotional ka. Kasi minsan, akala, sabi niya nga sa akin, akala daw niya, di ba, dalawa yung naikwento mo na it's either aalis ka ng bansa or magkukumit siya na suicide. Kaso naisip niya, masakit. Nakapangit, kung tatalon siya, pangit, di ba? Okay, kasi sana kung diretso tigo, eh kung mintin, balihan ka lang. Hindi na paralyze ka lang. Pero may utang ka pa rin. Di ba? That's good. That's good. Oo. Si Razel. Razel, magkano yung... naging madali ba sa'yo gawin si M4? Kasi kay Sophie, naging madali kasi desperado siya. Ikaw? Sa akin naman po, madaling magbenta, pero ako kasi mahihiyain. So, ang focus ko sa more on online. Masipag po ako mag-post araw-araw, ganyan. Ina-explore ko kung paano ako kumita, paano ako makabenta ng marami. Okay. Hanggang sa nauso yung Facebook, so doon ko po na, ano, na maganda pala, kahit hindi ko kilala yung mga tao na yun. Kung marunong ako mag, ano, paano gawin. Doon, kumita po ako doon sa ano na yun. Totoo yun eh, may mga tao na ano, pagkaharap mo mahiyain, pero madaldal siya sa message lang, no? So napakinabangan mo pa rin, yung daldal mo sa, ano, sa chat. Yes po. Okay. So, naging madali rin sa'yo? Opo, madali lang tayo yun talaga, madali lang siya. Kasi when you say ba madali, ano ba, tama ba yung hindi ko lahat ng alokin mo, bumibili, gano'n? Hindi naman 100% po, pero ako kasi matyaga po akong mag-explain, so napapa-order po sila. Sikreto pa lang yung matyaga siya. Matyaga, okay, oo. Tapos yung mga nabibentahan mo? Nung huli, inaano ko na sila kasi syempre may mga training. Inaano ko sila? Ina-convert ko po sila na maging number. Hindi kasi ako, gusto ko kasi clear. Sabi ko, kung gusto niyo po maka-discount, so mag-package na po kayo. Hanggang sa halos lahat po ng mga customer ko, yun po yung maging member ko po sila. So I think malaki ang advantage kapag pumasok ka sa ganitong, pag pumasok ka sa M-Core, na marunong kang magpaliwanag. Tama? Oo. So ano yung ibig sabihin, pag hindi ka marunong magpaliwanag, ang kailangan lang, aaralin. Yes. Diba? Eh ang maganda naman, lahat naman ng bagay, pagugustuhin mo, matututunan eh, kaya matutunan eh, diba? Lalo na kung alam mo, may kapalit na pera. Yes. Tama ba? So, moving forward. So, nag-join ka anong taon? 2018 po. 2018. Okay. Sino na si Russell ngayon? Wow. Ako po, isa na rin ako sa Millionaire Circle ni M4 noong 2021 po. Wow! Dahil lang din sa, ano, sa pandemic, malaking blessing si pandemic eh. Pangit man pakinggan, pero yun talaga yung naging blessing sa atin na M4ian, diba po? Lumakas yung income, na dumami yung mga tao na naging health conscious, tsaka ayun po, yung ano, doon po na-achieve namin yung hindi ko pinangarap na magkaroon ng ano, ng makabili ng bahay. Dahil yung asawa ko nga, kulang yung ano, yung sahod. So, doon ko nakita na may company pala na pwedeng sandalan na matupad yung mga pangarap na hindi ko na sana pinangarap pa kasi mahirap. Bakit? Bakit mo hindi pinangarap na magkabahay? Eh, unang-una po, wala akong trabaho. Diba? Ano lang ako, additional income, pang ano lang, pag walang pang sahod, at least may dudukutin po ako. Yun lang po yung ano ko dati, yun lang yung pangarap ko na hindi lang kami magutong pag may madukot akong pambili namin pagkain. Parang yung pangarap mo lang is pabuhay ka lang araw-araw. Oo, no, parang makakain ka lang ng tatlong beses, isang araw. Kaya maribig, minsan, pag nagtatanong ako, pag may, alam yung man, nagkaanda ako ng training, di ba? Tapos nagtatanong ako, anong sasakyan yung gusto mong magkaroon? Most of the time, ang sagot ng tinatanong ko, press kahit ano po.
I realize kung bakit kahit ano. Kasi kita mo si Russell. Kahit ano, kasi sa buhay niya, hindi niya nga maisip na magkaroon siya ng bahay eh. Tama? Ang goal lang niya, mabuhay kami araw-araw, makakain yung mga anak ko, hindi kami magutom. Tapos bukas, it's another day. So, magsusumikap ulit. Diba? And I really think na, tama ba ako? Paano yung na-convert ka from dun sa hindi ka na nangangarap ng bahay sa gustuhin mo na ngayon na magkabahay? Ano yung pumasok sa isip mo nun? Ano yung nakapag-convert, nakapagpabago ng isip mo na pwede palang mangarap? Eh, dahil nga po sa nakita ko yung malaki na yung kita ko, pwede ko palang ma-achieve yung mga bagay na hindi ko po sana pinangarap. Yun po yung dati pa kasi sabi na sa ako, ano na tayo sa pag-ibig nga po kasi nung nagtatrabaho siya, mag-load na daw housing. Sabi ko, una nga yung sahod mo, di ba? O paano natin pag, ano pabayad mo to? Baka mag talaga to. Oo. O sige, hindi na kami. Yun po yung iniisip ko, kulang nga sabi ko eh, wala tayong magagawa. So nung time na yun, buti na lang, nung pandemic na sarado po yung company nila. Buti na lang. Pasalamat na nagsara yung company. Hindi, nung pandemic, buti na hindi po kami nag-loan ng ano, kung sa pag-ibig. Ah, okay. Kasi kung nag-loan, lalo kayong malulubog kasi wala kang pambayad, tama ba? Dahil nawalan siya ng trabaho. Oh. Kaya sabi ko, parang tama pa rin yung desisyon ko na wag muna. Tapos nung nag-pandemic nga, nung nakita ko, nung 2021, doon ko nakita ang laki ng income na sa dashboard, natutuwa ako. Magkano yung nakita mo sa dashboard? Ano yung sa dashboard kasi, ay nung nag-incash po kami press, nag-incash kami ng 200,000. Wow! 200,000! Wow! Nanginginig ako sa... Bakit first time mo makahawak ng ganun? Hindi naman ako FW po ka dati, pero yung pag-uwi ko, yung pera na hawak ko lang noon, nung first na alis ko is 150. Okay. Sahod ko. Kaya sabi ko, pwede palang kumita dito na hindi ka namin ka-abroad. Oo. Yun po yung ano ko doon. Walang pukay nyo naman. Walang pukay nyo. Nandito po yung nakasawa ko. Yun. Kasi experience ko na dati yung sumahod ng ganyan, na pwede ko palang kitaan ka airport. So ngayon, ganun ang kinikita mo. Very supportive ba yung mister mo sa'yo ngayon? Ayoko, sobra. Kasi lahat ng desisyon ko, hindi niya naman kinukontra. Basta tama. Oo. Support po siya. Tapos yun nga, taga-deliver po siya pag may... At least pagkatuwang kayo, yeah. Ano siya, nag-work pa rin? Hindi na po, nag-rider na lang. Sa'yo? So, ito na lang ang sinakyan niya. Rider mo siya? So, ito ang nira-ride niya? Hindi nang kita. Oo. Hindi kasi iba. Nag-agree po kayo, iba pag nagtutulungan yung mga asawa. Diba? Ako nga, palagi ko sinasabi, kasi minsan, yung asawa mo, kontra. Pero may rason kasi. Okay? Kailangan din paintindihan natin eh. Minsan, kaya ka na kinukontra. Kasi baka naman noong araw, nagkaroon ka na, nag-scam ka na. Diba? Nag-join ka, hindi ka naman kumita, nagka-utang pa kayo. So siya, hindi dahil kinukontra ka niya, ayaw ka lang niya mapahamak. Diba? Kaya palagi ang sinasabi ko, dalhin mo dito para makita niya kung paano ginagawa. Huwag mo siyang pipilitin, basta pasama ka lang hanggang sa maririnig niya. Diba? Kasi ang support na hindi naman necessarily na sasamahan ka. Diba? Pwede kasi moral support na mauunawaan niya kung ano yung ginagawa mo. Mauunawaan lang niya yan kapag dinala mo siya dito. Tapos makausap mo sa akin, bulungan mo ako, press, ayan po yung kontra kong asawa. Tulungan niyo po ako kung paano siya mapapaniwala. So pag kinausap ko siya, ikaw pala yung kinukwento na kontra. Ikaw pala yun ha. Okay, press, tanong ko lang sa'yo, no? In 5 years, syempre dumaan yung mga challenges, di ba? Lahat ng mga trabaho is mahirap. Wala nang trabaho madali, tama. Nung dumating sa'yo yung mga challenges na yun, ano yung naging motivation mo sa sarili mo?
Lagi ko po iniisip yung mga anak ko, yung kapakanan ng mga anak ko dahil syempre kailangan makatapos sila ng pag-aaral. Dahil kung ako noon na nag-aaral ako kahit mahirap kami, ayaw ko maranasan nila na mahirap pa rin kami na ganun. Yung mapasa ko ba yung mahirapan na naranasan ko nung bata ako, ayaw ko mangyari yun. Kaya kailangan yung sarili ko. Nakasero yung sinasabi mo, ayaw mo maipasa yung kahirapan sa mga anak mo. Gano'n ka makahirap noon? Sobrang hirap ko na nakwento ko po yung sa season natin na naglalakad po ako ng walang tsinelas ng ilang kilometro po ang layo papunta sa dahil? Dahil wala pong pambili. Tapos notebook ko, isang piraso lang lahat ng subject nandyan na pinagkakasya. Di ba dapat isang subject, isang notebook? Hindi po eh. Isang notebook lang lahat nandun. Tsaka, baka tinatahin mo pa yung ano nun, kasi di ba gano'n? Na-experience ko yun, nagagawin ng nanay ko dati. Pag may natira pa, tatanggal yun. Sa pagsasama sa mga yun. Tapos sasabihin sa akin, tahiin mo. Oo. Yan po yung ayaw ko mangyari. Kaya gusto ko, pag may mga anak ko, maibigay ko yung best sa kanila. Kasi kung ako noon, matatag, hindi ko alam kung kaya nila ngayon. Kasi iba yung generation ngayon po eh, diba? Sa social media, marami silang nakita. Ayaw ko yun. Masakit sa kalooban ko na maranasan nila. Kasi ngayon pa lang, kahit ngayon, pag naalala ko, naiiyak ako. Mm-hmm. Pero hindi ko sa patakala yung talaga, no? Malalagpasan. Oo po, malagpasan ko siya. Mm-hmm. Anong pakiramdam mo ngayon na regular kang kumikita? Masaya po kasi kung ako kumikita, marami din sa team ko yung kumikita din. Kaya masaya ako dahil lahat ng hindi namin naranasan dati, binibigay, pinocoach ko lahat na ganito yung gawin, tinuturo. Kasi kung dati hindi namin pa alam dahil walang training, ngayon hindi ko po inaalin. Sabi ko, huwag niyo mong gayain yung ano namin. Yung organization nila, pinagmamalaki ko na halos perfect ko yung ano namin. At saka press, diba? Iba na rin siya mag-games na doon. Oo, nakabiyan na siya ng manana. Ba yung sabi nga, di ba, pag daw ay mahirap sa pamilya, pag napunta ka sa mga occasions na birthday, minsan, parang diretso ka sa kusina. Ngayon, sasana ka na. Yes, sasana. Bisita ka, di ba? Hindi na tubig, juice na yung binibigay. Depende sa guest. Di ba ganun daw yung press? Okay. Si, si Sophie, tanongin mo. Ay, nandito ka pala! Di ba, nakaraos ka na, natapos na yung ano mo, yung utang mo. Ano naging pinaka, well, alam ko, sobrang masarap sa pakiramdam. Kasi very emotional ka eh. Di ba? Pero ngayon, at this point in time, ano na ngayon yung kalagayan ni Sophia Yao? Pag sinabing Sophia Yao, sino na siya ngayon? Sobrang proud ako sa sarili ko kasi hindi lang ako yung kumikita. Kasi nagkaroon ako ng 18 na millionaires kay Kenport. Wow! Under sa organization na, PCO. Wow! At ang mga downline, sa mga millionaires, umiiyak nandun na. Wow! Saan? Sino kayo na lang sa ko? Sige. Sa akin kasi. Bakit ka emotional nung binanggit mo na 18 millionaire sa ilalim? I'm sure may hugot kayo. Bakit ka emotional eh? Ayokong maranasan nila yung naranasan ko before. Okay. Kasi pwedeng ako kaya ko. But yung mga downlines mo? Yung mga downline ko. Baka hindi nila kaya. Alin yung malaking utang? Okay. Kasi lahat naman ng tao may utang. Wala namang wala eh. Yes. Pero tanong na nga is na nagagawa ba ng tama? Mm-hmm. Pero syempre, sabi ko nga, dapat may matutunan eh. Mm-hmm. Nandito si M4 para madugtungan kung ano man yung pagkukulang. So, sino na ngayon si Sophia Yao? Tong araw na to. Anong klaseng Sophia Yao na meron? Yes. From dating lubog sa utang, takot, nagtatago. Ngayon, sino na si Sophia Yao? Kasi sobrang proud ako na pag ako ngayon may taong lalapit na gustong magbago ang buhay, talagang ginagayad ko na maayos. Mm-hmm. Pero dapat, syempre, feeling siya. Kasi pag walang feeling na sa kanya, hindi ko siya, dapat two-way yun eh. Mm-hmm.
pwede ko siya i-guide kung paano, pero dapat siya yung pusang gagalaw. Ano na yung mga achievements ngayon ni Sophia Yao? As in, ano, monthly is nasa 6-digit. Okay. Sobrang nakakatuwa. Kasi, pag binalikan ko yung mga dati kong notes, 200, 300, 400. Nasa 400 to 500. 400 to 500,000. Pwede ba? At pwede na rin siyang mautangan. Hindi, pero nung pinabalikan ko yung mga, sabi may mga notes ako before, diba, nung way back nung, ano, nakikita ko, may mga picture, ang pangit ko talaga. Pag sinags ko, ang pangit ko talaga. Totoo yun. Sabi ka ito, pag naman problema ka, malakas makapangit. Stress kasi. Nakaka-stress yun eh. Nakaka-handa ng itsura. Oo. Pero ngayon, tapad-tapad ka rin mag-anong, ayos, dahil parang at saka, no, isip ka na lang na wala na rin dyan na sa buhay, mga friends bar, wala na lahat, di ba? Pero ngayon, ang buhok pa, kulot-kulot pa. Kulot-kulot pa. At saka iba na, nag-aayos na. Oo. Mukha ka ng babae ngayon. Take note, ang belt niyan, 70,000. Nasaan ang belt mo? 70,000. Hindi, ang kanyang belt. Ibebenta mo ba yan? Matagdagan niya yan. Matagdagan? Ano yung mga naging achievement mo kay M4 for the past 5 years ka na ba? Magsi-6 years. Okay. Siyempre, number one is na bayaran lahat ng utang. Yun, pinakasarapapakaramat sa lahat. Number two, hindi lang ako yung kumikita kay M4. Kasi yung core, yung mga core. Yung mga taong naniwala at nagtiwala sa'yo, kumikita na din. Yes. Kasi ano eh, ang nakakatuwa lang kasi kay M4, gawin natin ng seryoso. Noong una kasi diba sabi ko, 300 ang tingin ko sa lahat ng tao. 300 pesos? 300. Ano na kaya ngayon? Alam ba ninyo na lahat ng nabentahan ko before, eh naging down na ito din. Pero hindi ako yung last close kasi ang halo ko lang sa kanila, 300. Pero sobrang swerte ko lang, yung mga nag-invite sa kanila is mga naging tao ko din. Ang organization mo, network mo rin. At yan sabi sa akin, Mom, sa'yo ko kumukuha dati ah. Pero hindi ko inaalok sa akin to. Oo. So may lesson din dun ah. May lesson dun. So ibig sabihin, yung inaalok mo ngayon, huwag mo lang alokin. Kasi pwedeng iba ang magpaliwanag dyan, dun sasama, dun magjo-join. Imagine ikaw na nagbebenta, it's so happy, naswertehan lang niya, kasi yung mga nag-alok, network din niya. So napunta sa kanya. But not everyone, kasi swerte niya. Tama? So kapag nandyan na, huwag mo nang pakawalan, opportunity na yun eh. Diba? So yun ang importance ng marunong magpaliwanag ng negosyo, yung Conclan. Tama? Okay. What else? Ano ba yung mga na-achieve mo kay M4? Siyempre, yung brand new car ko kay M4. Wow! Wow. Imagine na kayo ito sa kotse mo! Oo! Kasi, yun na nga, sa sipag at sagatin, and siyempre, thank you din, Press. Hindi ako nahihiya talaga na lumapit kay Press anytime nung nagsimula ako kay M4. Diba, alam mo yung Press, diba? Kahit na yung time na yung downline ko dapat yung magsa-center ng Caloocan na parang napapahiya ako kasi magba-back out. Sabihin ko, hindi pwede may back out. Kung magba-back out siya, ako papalit. Kasi yung word of honor na inaingatan ko. And sobrang thankful, talagang para sa akin pala ang Caloocan Center. Ay, yes! Actually, dito yan, sabi nila, pag para sa'yo, para sa'yo. Yes. Pero ito, yung merong other side yun. Magiging para sa iyo lang pag pinush mo at pinatunayan mo sa iyo para talaga sa iyo yun. Kasi hindi ka pwedeng maasa lang din para sa akin, para sa akin. Hindi, pag hindi nakikita mo sa taas, hindi mo ginatsaga, hindi mo pinupush yung sarili mo, hindi mapupunta yung biyaya sa iba, lalagpas sa iyo yung sana para sa iyo. Ganun yun. What else? Yung ano, nilagay ko sa wish list ko before na pumunta ng Disneyland and Universal Studio, may natupad ko kay M4. Wow! Hindi ko nakakaiyak talaga kung nung binabalikan ko yung mga notes ko before, pati yung galit ko sa tatay ko, nandun pa rin. Ano yun? Yung galit? Yung may mga question, kasi mga questioner na kinakasagutin, lahat ng nabibigay sa'yo ng
sama ng loob, ano man yun. Tapos nakita ko din yung kay M4 na ano man yung pangarap, tipong pangarap na gusto mong matupad. At yung lima doon, nakuha na kay M4. Wow! Kasi may isang pito. Love night. Huli po, yung mga kobra. Kasama ba ba itong hindi? How about si Razel? Razel, sino na si Razel Kablaw ngayon? Ako po, siyempre may determinado na po ako ngayon. Tsaka buong, marami ng pangarap. Dahil may mga pangarap na natupad na po. Kaya, ano yung mga na-achieve ni Razel sa MCOR? Yun po, ang priority ko talaga yung bahay na siyempre kailangan namin ng maayos na tirahan. Kasi dati yung tirahan namin tumutulog. Nagbabayad na kami ng lupa pero hindi pa rin siya maayos. Tumutulog. Sumpa na sa bubong. Opo, kaya malaking achievement na po na nakakuha kami ng sarili namin bahay. Unang-una, nagtatalong isip pa ako kasi kaya ko ba, sabi ko. At ako, kaya yan! Pero ako yung kailangan mag-isip kung paano kakayanin. Pero siya yung una talaga nag-decide. Oo. So, I'm sure sasakyan naman ang gusto nila kayo, ang pangarap nila. Okay. So, ang tanong ko ngayon, kasi nakwento mo na kung ano yung background mo, kung ano yung na-achieve mo. Ano yung nakikita mo ngayon sa sarili mo 5 years from now with MCOR? Ano ba yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano yung mga gusto mo pang ma-achieve? Yun po, gusto ko. Pangarap din po namin ng sarili at syempre ang doon diba isa po yun sa tapos gusto ko na marami akong mga tao pa na matulungan ng kumita din katulad ko po. Naiinawang din po kasi mga nanay din po sila katulad ko. Marami pangarap. Kaya gusto ko pa rin silang tulungan. Tsaka ang bonus na lang pag kumita pa ako kasi syempre deserve ko naman po yun. Pero unang goal ko talaga makatulong sa mga gusto kumita at na mabuo yung loob na na si Emo yung kayang-kayang tumulong sa kanila. Iba pa rin mag-invite yung mismo pinakikita sa'yo. Totoo, pag may resulta. Oo, may bakal na siya, tapos may sasakyan. Ngayon siya ang hangaboy sa'yo. Ngayon, huwag niya kasi. How about si Sophie? Maribi, okay. Ano yung nakikita mo sa sarili mo na gusto mo pang ma-achieve 5 years from now? 5 years from now, gusto ko kalahati ng member ni M4 ay tao. Oh, wow! Saan ang gagawin mo dun sa iba? Ang balak ko. Masama ang balak nito. Parang yan ang buhay. Kasi ngayon, meron na eh. May mga nakabili na ng bahay, may nakapagpatayo na ng bahay, di ba? So, gusto ko, kung sino man yung maging core, syempre, magbabago yan eh, di ba? Sa limang taon, I'm very proud kung ano man sila sa buhay nila. Yun yung i-create ko talaga. Okay. And si Sophia Yao, ano nang itsura niya nun? 5 years from now? Syempre, mas maganda. Oo. Anong sasakyan na ni Sophia Yao? Marami. Ha? Maybe yung nakita. BM na sports car? Oo, so 5 years from now, yun yung nakikita mo. Naka BMW ka na sports car, what else? Syempre, bahay. Bahay. Bahay namin na gusto ko talaga patayin. Okay, what else? Meron pa ba? Syempre, partner. Partner.
Diba? Oo. So, anyway, na-inspire ba kayo sa story nila? Yeah! Any piece of advice sa mga bagong member natin na gusto rin na maging katulad nyo from Razel? Unang-una po, pag pumasok tayo kay M4, ang gagawin, sundin yung sistema at pag-aralan. Pag tuwing may training, hindi pwedeng tatamad-tamad or kailangan training is training. Kasi kung pakatulad din natin na nung maliit tayo, nag-aral tayo para pag-graduate, di ba makakapag-trabaho. So ganoon din po kay M4, pag once na na-register ka na kay M4, kailangan pag-aralan mo yung sistema, paano kumita at maghanap din ng mga tao na gustong kumita at teamwork po kailangan para kumita ng malaki. Teamwork, tama. Makes the dream work. How about ni Sophie? Sa akin is, lahat naman ng lahat ng gugustuhin mo, pag ikaw ang nakapokus, matutupad talaga siya. Kasi ang pinakakailangan dito, ang pinakasusi, ikaw pa din. Pag gugustuhin mo, kahit na ano man yung balakid na nasa harapan mo, kailangan mo lang suungin eh. Huwag mo silang tambayan. Yung problema nandyan, hindi siya mawawala. Araw-araw may panibagong challenge na dating sa buhay natin. Pero dapat hindi ka nakapokus doon sa problema. Kung hindi doon sa solusyon, sa target. Na nasa M4. Yes. Kasi si M4 talaga ang magiging kaakibat natin. Tayo yung gagawa, pero si M4 yung magbibigay ng income. Exactly. And that leads me to my i-share ako na kwento. Gusto nyo makarinig na kwento? Yes! Kaya tayo ni Rienda. At saka may ipapakilala rin ako sa inyo. Wow! Ngayong araw na to. Miss Ria, ready yung ipapakilala ko after. Okay, may ipapakilala ako sa inyo mamaya. After ng kwento ko. Okay, yung ipapakilala ko sa inyo bago yung kwento ko. Okay, yung ipapakilala ko sa inyo is additional member of M4 family. Wow! Okay? Pag sinabing additional member, ibig sabihin mag-expect ka ng maraming addition, okay, sa company na to. Na every addition sa kumpanya na to, isa lang ang pwedeng magawa niya sa buhay mo. Palakihin yung income mo at tulungan ka na matupad yung mga pangarap mo. Okay? So bago ako magkwento, tatawagin ko na siya. Kasi yung kwento ko, pang-closing ko yun. Diba? And sa wakas, finally, okay, kasi dati, nagpasan lang kami ng tingin. Dati dun sa company namin. And I've been noticing this person, magaling humawak ng grupo niya. No? At talagang pag sinabi yung pangalan, yung respeto, okay, sa grupo ka pala niya. And I had a chance to work with him for a short period of time, pero naramdaman ko kagad yung leadership niya. And I really feel, okay, na ito yung isa sa bubuo ng puzzle ng M4 to help you achieve lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Wow! Okay, handa ka na ba? Yes! Kasi ito maganda. Sobrang in love din siya sa mga produkto natin. Because by profession, he is also a naturopathic practitioner. Wow! So expect a lot of learnings in terms of health. Wow! Okay? Pagpahaba ng buhay at saka pagpapadami ng pera. Ready ka na ba? Yes! Ladies and gentlemen, another member of M4 family. Okay, eto, makakasama nyo to kasi lilibot siya. Luzon, Visayas, Mindanao, and very soon, abroad, Mr. Mike Balana. Wow! Sabi ba ni Scooping eh? Ano ba tanggihin nyo rin? Ayun! Ano tanggihin yung tagtag? So, batanggihin nyo nung ano? But born Quezon City. Tama si Press, thank you very much. Welcome. And we love Press? Yes. Do we love Press? Yes! For M4, Hebep? For M4, Hebep? For Hebep! Ako po'y public servant din sa Quezon City. I heard some may mga taga Quezon City. I've been serving with Mayor Bistek and ngayon kay Joy Belmonte.
So, ngayon kay Joy Belmonte, ako yung consultant lamang. Pero I'm still serving my city. And now, I'll be serving Emperor with my friends. Yes! Well, what can I do? Well, ako po isang naturopathy doctor since 2009. Nag-start po, ako ay napasama sa batch ng nanumpa sa DOH noong 2013 sa piling ng aking dumaong presidente na si Tita Cynthia Suelto. Batangas, taga-Batangas yun. Kung meron nakakilala, eh okay. Kung hindi, mami approach niyo ako, papakilala ko siya. Kilala yung libres. And before she went to heaven, meron siyang isang inirekomenda sa akin. Because we've been dealing, narinig ko ang lakas natin noong panahon ng pandemic, right? So, ako din. But not this brand yet. Pero ang lakas ng vitamin C. Tremendous. We've been selling through Facebook thousands every week. Minsan thousand, minsan hundreds every week. But that was only vitamin C. And I have, believer ako ng vitamin C. Believer ako ng fern seed, believer ako ng mega veggie seed. And now, I am a believer of 34 alkaline. Wow! Ayun ang dahilan kaya ako nandito. Ay, nandine. Nandine. I've been noticing both of them. Pwede ko natin silang palakpakan. To all first-timers, to all not-so leaders right now, there is a very, very good news. We will be like them. Yes. We will be like them. Yes. We will make millions like them. Anong sikreto? Yeah. Anong sikreto? Isa lang, you have to invest in yourself. You have to equip yourself. Tama yung ginawa ni Ma'am Russell. Inaaral niya. Tama yung ginawa ni Ma'am Sophie. Ni Aklan Sophie kasi nagturo siya. You cannot make millions if you do not learn. And you cannot make millions if you do not teach. It is a process. You acquire and then you apply. You acquire and then you apply. So, I've been noticing them. Grabe, sabi ko. Tapos may narinig ako, meron ng nakabili ng brand new car, nakabili na ng house. Imagine niyo, Emperor was always under the radar, press. Napaka-humble ng inyong kumpanya. Napaka-humble ng pamilya ng Emperor. And I am very, very proud. In fact, nung isang araw pa, I am very, very proud to be part of your family. Kinatanggap niyo po ba ako? Yes! Kinatanggap niyo ba talaga? Yes! I think meron marami po akong may impart. I start. Sabi ko kanina may kausap ko si Miss Anna Javier. Sabi ko, uy, Miss, it's my 20th year in network marketing today. Oh. Febrero. By heart, I started with first quadrant. Kan-achiever ako doon 3 months. May security agency ako, may gym ako, I use my own Fitness Asia. Huwag kailang tingnan ha. Sabi ng asawa ko, dibdib yan na nagpapahinga. Paangat din yan, pre. Huwag kang gala. Ako dalawa. Anyway. So, ngayon, 20 years. And then, after that, in journey ko sa networking, nag-enjoy ako kasi 3 months, making 80,000 every week. In that company, baguhan ako sa network marketing. I tried another company. Well, babagitin ko na rin. If you're, may tagamalumon, right? Yun. Congressman Ricky Sandoval, he was my boss, he used to be my boss. Ha? Ginawa niya akong 01 sa company niya. I was top 1. After that, ang journey ko, tumuloy. If you are familiar with the company named Uno, yes. I was 01. I was top 6, top 7 of that company. I was also one of the 8 trainers na nag-train ng mga speakers at saka ng mga naging top earners ng Uno. I still have that to know that hawak ko pa rin po yung kanilang module, but we have to innovate. Yes. We have to update. During that time, wala ko masyadong text, wala ko masyadong
OTT Plus only Web 1. If you're familiar with Web 1, ngayon we are already on Web 3. Hindi nyo napansin. Web 3, nung December ni-launch na. Nasa Web 3 na. So, advance, we need to innovate. I also need to innovate. I want to learn from you. And I think, makakasuporta ako sa bawat isa na nandito ngayon. Ang hihiling ko lang, tanggapin niyo ako sa bahay niyo, tanggapin niyo ako sa buhay niyo, and tanggapin niyo ako sa buhay ng inyong network marketing journey. Alam ko, makakatulong ako. Ito po lang, may ininervyos ko sa karo pa eh. Katay, wala po ko yan ang bibig eh. And lastly, or finally, I think I'll be starting now. Ito na, nag-start na ako. Alam nyo, talking with our president, si Pres, baka may yahaw nito. I've been with several companies, pero nang tinatanong, this was just last night. Hindi ako pinatulog. Hindi ako pinatulog depressed. Kasi, alam niyo ba yung salitang pangarap? Sabi niya, Mike, mataas ang pangarap ko para sa inquiries. Sabi niya, gusto ko mag-million sila. Gusto ko mabagong buhay nila. Gusto ko maraming mabagong buhay sa inquiries. Sinasabi niya sa akin yung kagabi. And iilan lang ang presidente na may malasakit. Nakatulog niya. And sabi ko, Lord, hindi po ako nagkakamali ng pinupuntahang bahay. And today, I am declaring, let me be with George Fernie, with MCOR. Tanggapin niyo ako, wala kayong magagawa. I know I can help. And I know I can assist everyone in clients. If you're making that millions right now, let me do it. Let us do it double. Let us do it three times. Pagpasensya niyo ako ngayon, ininiyambis ako. Tutuyo ka na namin. Wow. As a John Maxwell says, sabi niya, leadership is influence. That's what she did. Yun ang ginawa niya. And I know yung mga top 1, top earners dito, ganun ang ginagawa sa downline. Leadership is influence. Nothing more, nothing less. Pero ito yung kasunod. Sabi ni John Maxwell, people won't care how much you know unless he or she knows how much you care. And that is press service. Very much. Kaya pangalaman ng mga niya. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, our VP for Network Operations, Mike Alan. Officially. Okay, allow me to close. You're always welcome. Sa wakas, nagkasama din kami. Madalas kasi dati, nagagano'n lang kami. Parang ano, leader to leader, minsan nagkagarian pa kami. Pareho pa kami ng ano, that time. 01 ako, and then is a, ano to, is handling a huge organization also. Sa ibang ano, iba namang network yung, same company, ibang organization kami. Cross lines ang tawag doon. Diba? So, allow me to ano, to close this with a kwento. Kasi yung kwento? Yes! Before ng kwento ko, excited ba kayo may matutunan kay VP Mike? Yes! As in, ako din excited din ako eh. Kasi narinig ko na yung maganda ng training. As in talagang baon ka. As in baon. Oo, as in, ano yan eh, it comes with the experience, of course. Diba? So, kailangan mapakinabangan natin yung experience ni VP Mike. Okay ba yun? Yes! Diba? So, oh, ito na. Totoo na talaga. Ito na yung closing. Okay. Gusto yung kwento? Yes! Okay. Ngayon maglolo. Siguro some of you narinig na to. Pero allow me to kwento again para ma-recall mo. May dalawang maglolo na nakatira sa ano, na nagtatrabaho sa bukid. Nag-aararo yung dalawang lolo. Yung maglolo, yung apo, at saka yung matanda. Eh, tapos na mag-araro. Pag tapos na mag-araro, ano na gagawin?
Papahinga, uuwi na. Diba? Uuwi na sila dun sa kanilang baryo. Eh, medyo malayo yung baryo niya dun sa pinagtataniman. So, nangyari, sumakay ng kalabaw. Eh, kalabaw sila. Yun yung pang-araro, diba? So, sumakay yung lolo at saka yung apo. Hindi pa uwi na. Habang pa uwi, may nadaanan sila ng mga kumpulan ng mga tao. Sabi ng mga tao dun, grabe naman itong maglolo na to. Ang sasama ng ugali. Imagine mo, hindi na naawa dun sa kalabaw. Maghapon, nag-araro yung kalabaw. Sinakyan pa. E narinig ng lolo. Ang ginawa ng lolo, bumaba. Tapos, nakasakay lang yung apo niya. Lilakad at ang hatak niya. Okay, habang naglalakad sila, pauwi, may nadaanan na naman sila, mga kulumpo ng tao. Sabi ng isang tao, grabe naman itong apo na to. Walang awa sa lolo. Imagine yung lolo ang tanda-tanda na hinayaan para maglakad. E narinig din ng lolo, ang ginawa, tinababa yung bata, siya yung sumakay. Dilakad, hatak-hatak ng bata. May nadaanan ng mga kulumpon. Sabi ng mga tambay, grabe naman itong matanggan to. Hindi na naawa sa apo. Hindi na naawa sa apo. Hinayaan lang yung apo na maglakad. Tapos siya nandun. Nasa ibabaw ng kalabaw. So, ang ginawaan ng lolo, bumaba. Okay? Tapos, na bumaba, ginawa niya, hinatak din ng dalawa yung kalabaw. Eh, may nadaanan na naman ng mga tao, sabi ng mga tao, tingnan mo itong maglolo na to. Ang tatanga, may kalabaw naman. Bakit hindi sakyan? Diba? May kalabaw naman, natitisak yan. Sa inis ng maglolo, ang ginawa ng maglolo, binuhat yung kalabaw. may nadaanan pa din. Tingnan mo ito, grabe mga tanga talaga ito. Pwede mong paglakarin at sakyan, pero binuhat. Okay? What's the moral of the story? Okay? Pag nandito ka po sa Encore, marami kang maririnig. Maraming tao sasabi kung ano-anong sasabihin sa paligid mo. Na kahit anong gawin mo, may mali. Walang tama. Diba? Number one, pag sumali ka dito, anong sasabihin sa'yo? Ako, hindi naman totoo yan eh. Tapos pag kumita, pag hindi ka kumita, anong sasabihin? Kita mo, tama ako. Eh paano naman, pag kumita ka, oh, ang dami mong naloko siguro, kaya ka kumita, ano? So, anong point? Kahit ano pong gawin natin, okay, palaging meron at merong sasabihin yung mga tao na nasa paligid natin. But at the end of the day, narinig ko kay Sophie kanina, okay, at the end of the day, ikaw pa rin yan. Pag ikaw, sumali sa M4, hindi mo trabaho, hindi mo tinrabaho, hindi ka kumita, wala kang pwedeng sisihin. Ikaw yan. Pero, sumali ka sa M4, inaral mo, tinrabaho mo, chinaga mo, minaster mo, kumita ka, oh, guess what? Kanino yun? Sa'yo pa rin yun. So, at the end of the day, it's all about you. Huwag mong pakinggan ang mga taong nasa kaligid mo kasi pag ikaw yumaman, ikaw yan. Tama? Ikaw yan pag yumaman ka. Pag natupad ko yung pangarap mo na sasakyan, ikaw yan. Kapag kumita ka ng kalahating milyon kada buwan, guess what? Ikaw yan. Kapag natulungan mo ang mga pamilya mo sa paligid mo, guess what? Ikaw yan. Okay? So at the end of the day, ikaw yan. Huwag kang makikinig sa mga nasa paligid mo. Look at them. Focus lang. Palagi ko nga sinasabi, huwag ka nang tumingin pa sa iba. Kasi ito mo, pag focus ka, subukan mo. Pag nakatitig ka lang doon, yung mga nasa paligid mo lumalabo. Kung saan ka nakapokus, yun ang pinakamaliwanag. Tama? Dapat ganun yung mindset mo. Focus ka lang. Kahit anong sabihin nila, eto, dito lang ako nakatingin. Lahat yan lalabo. At pag ganun po ang nangyari, dun, that's the only time na magkakaroon ka ng resulta. Look at Miley, look at everyone, Sophie, sila Marivic, sila Bean, diba? And the rest of the top performers here and the leaders. Diba? For now,
sila yung napanood mo, sila yung napakinggan mo, and I really hope and pray, someday, story mo naman ang ikukwento mo dito sa harapan. And with that, maraming salamat, Emporias, dahil sa ng merienda, leaders, may meeting tayo mamaya after ng mga siguro mga 6:30.